Mahigit 552,000 ang COVID cases sa bansa, pero umungkahi ng NEDA, magluwag pa. Dagdagan ng public transpo, kabila ang mga provincial bus. Pati ang edad ng mga pwedeng lumabas, ang dahilan sa pagsaksi ni Bernadette Reyes. Halos sabay naman sa buong mundo ang ganitong mga tagpo sa Pilipinas dahil sa pandemya. Pero dito ang mahigpit na quarantine tumagal. Pagkaisang buwan, ramdam na ng ilan ang pagkalam ng sikmura. Kailan po ba nila ibibigay ang ayuda pag bilat na mga mata ng tao, nakangangan na kami sa gutom? At na-extend pa, kaya't nagkaroon ng puntong 7.5 milyong pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom. Umiiyak po ako kasi hindi ko... Ngayon lang nangyari sa tanang buhay ko yung magutuman sila. Halos 3,000 negosyo kasi ang nagsara noong 2020. Halos kalahating milyon naman ang permanenteng nawala ng trabaho. So that translates to significant employment loss, significant income loss, and for the most affected sectors, hunger and possibly higher poverty. Kaya mungkahi ng National Economic Development Authority o NEDA, mag-shift sana sa lalong madaling panahon to MGCQ for the entire Philippines, sana starting March 1, 2021. Approved na yan ng IATF pero nakasalalay pa rin ang final decision kay Pangulong Duterte pag pinag-usapan yan sa February 22. Gusto rin ng NEDA na dagdagan ang public transportation hanggang 70%. Papayagan makabiyahe muli ang mga provincial bus, pilot testing ng face-to-face classes sa low-risk areas, at palawakin pa ang edad ng mga pinapayagang lumabas mula 5 hanggang 70 years old. So hindi po naman natin sinasabi na ibukas lang natin yung ekonomiya at huwag na nating pakialaman yung COVID cases. Kailangan po natin both. Pati ang Metro Manila Council ay binabasa sa edad 15 ang pinapayagang lumabas para sa non-essential travel. Pero wala pang petsa kung kailan ipatutupad. Habang ang Department of Tourism naman, hiniling na payagan na ang lahat ng edad na makapamasyal sa Metro Manila. Tila sagad na nga ang epekto ng mahigpit na lockdown. Kaya kahit lagpas 552,000 ang COVID-19 cases, ay gusto nang magluwag ng gobyerno. Kailangan agapan dahil lumagpak na ng 9.5% ang gross domestic product o GDP o kita ng lahat ng produkto at serbisyo sa bansa noong 2020, pinakamababa simula nang matapos ang World War II. Ibig sabihin, lumiit ang kita ng mga negosyo na may epekto sa bilang ng trabaho pati sa bilang ng pambili ng bawat pamilya. It is not only the Philippines who suffers. We in the world is suffering with everybody. Pero kahit pa buong mundo ang tinamaan ng pandemya, hindi naman lahat ganun kalala ang binaba ng ekonomiya. Pilipinas ang may pinakamababang estimate ng GDP sa Southeast Asia, ayon sa datos ng UN Department of Economic and Social Affairs. Habang ang Vietnam na hindi na kailangan ng mahabang lockdown, nag-improve pa ang ekonomiya. Pinakita ng buong mundo, lalo ngayong panahon ng krisis, na yung mga leaders na marunong magkonsulta, yung mga leaders na marunong tumanggap ng mga pagkukulang, yung mga leaders na marunong makinig sa mas consultative, mas maayos yung response. Sa mga bansang maagang napababa ang bilang ng COVID cases, maagang naalis ang mga lockdown kaya balik trabaho ang marami. Pero ang Pilipinas, kailangan ng isabay ang pagbukas ng ekonomiya sa hindi pa rin mahabol na pagsipa ng COVID cases. Pero sabi ng mga eksperto, we can't risk a surge while we're rolling out the vaccine kasi it will delay the process of vaccination, the rollout. So na-overwhelm yung hospitals natin and yung mga doctors, nagkakasakit. So it's better na we keep it status quo. We understand yung economy, but the economy will recover more quickly once we start vaccinating more people. Pero ngayon pa lang, sabi ng vaccine czar, baka kapusin tayo ng bakuna. First quarter, second quarter, makakahirapan po rin tayo dahil kasi yung karamihan ng mga Western vaccine ay ginagamit po ng mga taga-Europe at saka sa Amerika po. Paalala ng mga eksperto, maluwag man o hindi, huwag kalimutan mag-face mask, face shield at mag-social distancing. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.